Okay na ba? Ayan. Wala po ako sa taping ngayon, mga kapuso. Na-miss ko lang pong mag-makeup at mag-ayos. Miss na miss ko na rin talaga si Vincent. Naku, but anyway, malapit na po kaming bumalik sa pagtitaping. And eto po ang isang napakagandang regalo namin sa inyo. Since it's our 10th year anniversary, 10 taon na po ang Pepito Manaloto, ay kami naman po ang inyong kwentuhan. I-share niyo naman po sa amin ang lahat ng inyong mga magagandang kwento tungkol sa Pepito Manaloto. Kumbaga, what does it take to be a super fan ng Pepito Manaloto? Kayo naman po ang magkwento sa amin, hindi ba? Dahil tuwing Sabado, kami ang naghahatid ng mga nakakatawa at mga makakabuluhang mga kwento sa inyo. Ngayon naman, since our 10th year anniversary na po, ay kayo naman po ang mag-share sa amin. Hindi ba? Ayan, so ipakita niyo naman po sa amin yung mga proof of love ninyo sa show na Pepito Manaloto. Hindi ba? Katulad nung paano ba naging bahagi ang Pepito Manaloto ng buhay ng bawat isa. Hindi po ba? Paano nakapasok ang aming pong show sa buhay ng bawat isang Pilipino. Bakit nyo kami naging idol, hindi ba? Tapos, paano ba nagsimula ang inyong pagsubaybay at ang inyong pagtutok sa Pepito Manaloto? Paano nagsimula na kayo ay nakarelate? Ang bawat isang character po namin ay nakarelate po kayo. Paano nangyari, hindi ba? Nakita nyo syempre dyan yung character ni Sir Pepito, di ba? Ano-ano ba mga tawag natin kay Sir Pepito? Siya si Pepito Manaloto, siya si Sir Pitz, siya si Pitoy, siya si Pitz, hindi ba? O paano po kayo nakarelate doon na isa kang big boss ng isang malaking kumpanya, pagkatapos bumabalansi ka kasi isa ka ring mabuting ama sa iyong pamilya, hindi ba? O katulad naman ni Ma'am Elsa, nako, I'm sure maraming nakaka-relate kay Ma'am Elsa, hindi ba? So, paano ka nakarelate sa tulad ng character ni Ma'am Elsa na napakamabuting ina, very supportive na nana, at mapagmahal na asawa at napakahusay magpalakad ng tahanan at napakabait na amo, hindi ba? Napakagaling mag-alaga at makisama sa mga kasambahay niya, di ba? Oo, tapos laging naglalambing sa asawa para payagang makapag-shopping at kumain ng kumain sa mga restaurant, di ba? Masarap siyang magluto, masarap din siyang kumain. Ayan, tapos sino pa ba? Si Chito. Paano kayo nakaka-relate sa isang gwapong-gwapong panganay na anak na si Chito, na binata, na nai-in-love, na gusto nang magkaroon ng career, na gusto nang makapaghanap buhay din, hindi ba? O di kaya naman si Clarissa na isang dalagingding na ngayon, hindi ba? Paano kayo nakaka-relate doon yung mga kabataan kay Clarissa na napakabait na bata na laging sumbong ng sumbong sa nanay niya, hindi ba? Oo. O di kaya naman, paano kayo nakaka-relate kay Tommy na laging rumaraket, na laging manggagancho si Tommy, hindi ba? Pero masaya ang love life niya kay Mara. O di kaya naman kay Didi at kay Mimi na mag-ina, na laging may hawak na Tupperware at laging nanghihingi ng ulam, laging nagte-take out na isang typical na kapitbahay, hindi ba? And then, si Janice at si Patrick, na kumbaga parang, alam mo, na ang sinasabi ko nga lagi kina Cherry Solomon and kay John Pierre, parang nakikita ko sa kanila si si John and Marcia, yung kanilang pag-aaway laging mag-asawa, hindi ba? O nakakatuwa yung character nilang dalawa bilang mag-asawa, paano kayo nakaka-relate doon? Si Baby at si Maria, na dalawang napaka huhusay ng mga kasambahay sa bahay ng mga Manaloto family, hindi ba? Si Maria na medyo may pagka-slow na nakakatawa, at si Baby naman na medyo seryoso naman ang character, hindi ba? O na laging magagalitin, may init na ng ulo, nagagalit lagi
kay Patrick. O di kaya naman, kay Robert at kay Berta na nagkatuluyan, hindi ba? Na napapuzzle tayo sa character ni Robert kung siya ba ay bading na ayaw umamin or ganun lang talaga siya, hindi ba? Sumasabay sa pagka-slow minsan ni Maria. At si Berta na walang emosyon, hindi ba? Na nakakatawa yung kanyang pagka-robot. O di kaya naman, syempre, kay Vincent, paano nyo ginagaya ang mga scarf ni Vin? Ay, speaking of scarf, ayoko nga pala nito. Oo nga, magpalit tayo ng scarf. Si Vincent, na lagi nyo ginagaya ang kanyang mga scarf, di ba? Minsan, ang dami nga nag-PPM minsan sa akin, na tinuturuan pa din nila ako kung nagbibigay sila ng mga tip, tsaka ng mga pointers din kung paano ko pa gagawing bongga yung aking mga scarf. Salamat sa inyo. O di kaya naman, kay Roxy, no? Kumbaga, mayroong Vincent, syempre meron ding mas bata si Roxy sa bagets-bagets naman na character na bading, hindi ba? O di kaya naman, syempre, kay Mara na isang transgender ang kanyang kwento dito. Pantay nakaka-relate sa kanya, hindi ba? Ang galing nun, ano? At syempre, ang aming office mate na napakadaldal na bungangera na si Tere. O ayan, kung paano kayo to ang relasyon sa opisina, di ba? Napakadami. So ikwento nyo po sa amin ang lahat ng inyong mga experiences. And I'm sure nagfa-follow naman kayo sa page ng Pepito Manaloto sa Facebook, hindi ba? Pwede nyo doon i-upload ang lahat ng inyong mga photos, old photos, mga videos, ano pa ba? At ang inyong mga kwento tungkol sa show na Pepito Manaloto. 10 taon na po tayo. Let's celebrate, okay?